Yun kaya Mark, may tanong si Elijah Castor. Sir, kinulong po yung pinsan ko sa police station dahil kapangalan niya yung suspect na nang-rape daw. Pero inosente po yung pinsan ko. May laban po ba kami kung ma-prove namin na inosente yung pinsan ko? Sino po sa mga nasa police station ang pwede namin ihabla kung sakali? Actually, if you're the accused, wala kang obligasyon na to prove that you are innocent because you are always innocent. Because sabi na ating saligang batas, an accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Di ba sabi ng batas yan? Yes. Very basic yan. Sa, in fact, in college nakalagay doon, nasa ating saligang batas yan na an accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Therefore, kahit nakapangalan lang, may warrant ba yan na hinuli kayo? Or baka, or hinuli lang kayo kahit walang warrant? Kasi pag hinuli kayo na walang warrant, sabi ko nga, pag walang warrant, kailangan caught in the act. Kasi hindi ka pwedeng hulihin habang kumakain ka. Habang nanood ka ng sine, habang kumakain ka doon, hulihin ka na walang warrant. Pwede kang hulihin kung may warrant. Yes. Pero kung wala kang warrant, pwede kang hulihin only if you're caught in the act, has just committed a crime, or is about to commit a crime. Very basic yan sa batas. So hindi ka pwedeng hulihin. Kung kahit nakapangalan niyan, tapos hindi naman ikaw, so you can, pwede mo idemanda ang police for neglect of duty, negligence, kasi in the very first place, parang pag-abuso yun sa mga police na nanghuli na isang tao dahil kapangalan. May mga common names naman. So kailangan, kung mag-arresto ng tao ang isang police, kailangan i-verify niyang identity ng isang tao. Okay, Mark, kasi may nabasa ko mga news na kidnapping siya, pero dinaan siya, Kuya Mark, sa parang inaresto ko, no? Pero ang resulta, kinidnap. Pwede ba yung ganun sa batas? Ang kidnapping, iba yun sa pag-aresto na walang warrant. Mm. Ang kidnapping, normally, ginagawa yan sa mga private individual. Kidnap. Ibig sabihin, you're depriving him of liberty. Or kahit public officer ang gumagawa, basta walang authority to arrest, tapos kinuha yung tao, dinala, na labag sa kanyang kalooban, kidnap yun. Kidnapping yan. Kidnap. But pag arbitrary detention, kailangan may authority to arrest. So kailangan nating tingnan kung may authority to arrest ba yung tao or wala. Then may legal basis ba sa pag-arrest? Kasi kung walang legal basis sa pag-arresto, kasi hindi naman caught in the act of the commission of the crime, ang tawag doon, arbitrary detention. Pero kailan po ba nagiging detention ang arbitrary? Yung detention magiging arbitrary. Magiging arbitrary ang detention kung inaresto ng isang public officer na may authority to arrest. Inaresto, number one, inaresto. Number two, hindi lang inaresto, dinetain. Pangatlo, walang warrant. Pangapat, walang legal basis to arrest. Hindi kasi pwede na police ka, may absolute ang authority mo. Kasi absolute yung authority mo, arrestuhin mo yung tao kasi feeling mo lang kasi gusto mong arrestuhin. Hindi. Don't forget, a police officer, they are the protector of human rights. They are not the violator of human rights. So, kung umaresto mo ng isang police officer, kailangan may legal basis. Kung walang legal basis, hindi pwede yan. Kasi kung walang legal basis, ang tawag doon, arbitrary detention. Alam mo ba yung penalty ng arbitrary detention, Lala? Malaki. Ano po? My God. Kung 3 days below, kinulong isang tao na walang legal basis, 4 years imprisonment. Pag na-detain ng 4 days to 15 days, 6 years imprisonment. Pag 16 days to 6 months, 12 years imprisonment. Pag more than 6 months na kinulong na walang legal basis, 20 years imprisonment. Yun ang mga possible na mga penalties. Pag ginagawa yan ng mga public officers. Paano yung ginawa niya, Kuya Mark, tas ninuli niya, may utang sa kanya personal, tas ginamit yung arbitrary detention? Ay, hindi pwede yung arbitrary detention kasi sabi ko nga, wala namang makukulong sa utang kasi ang utang is not a criminal in nature. Mm-hmm. Ang utang kasi, collection lang yan, collection of some money, ganun, but not it's not a criminal to na mangutang ka tapos hindi ka nakabayan. But kung inaresto, may mga ganun, normally sa mga Chinese na dito, inaresto yung umutang sa kanila, then hindi palabasin. Actually, that case is illegal detention. Iba yung illegal detention kasi private individual sila, illegal detention. Pag sinuntok, kahit 1 day lang or kahit 5 minutes lang, sinuntok, nilagay sa kwarto, kinulong, serious illegal detention. Pag walang suntok, kinulong lang, more than 3 days.
serious illegal detention. Non-bailable ang kaso. Kuya Mark, may tanong si Fernan Crisologo. Kilala ko to. Attorney, maiba lang po. Ano po ba ibig sabihin ng absolute pardon at ang advantages sa mabibigyan nito, Kuya Mark? Ang absolute pardon, that is a prerogative of the President of the Philippines. Iba yun sa amnesty kasi yung amnesty kailangan ng concurrence ng Congress. Ang absolute pardon, that is a private act of the President na ibibigay sa isang victim or isang accused of a crime. Actually, he's accused, convicted of a crime. Kasi iba yung batas ng Pilipinas at iba yung batas ng Amerika. Yes. In Philippines, kailangan convicted ka na by final judgment bago ka bigyan ng pardon ng presidente. In America, kahit accused ka pa lang, pwede ka i-pardon doon. Yes. That's why if you remember the case of Joseph People of the Philippines versus President Joseph Estrada in Sandigan Bayan, na convict siya sa Sandigan Bayan. But hindi na siya nag-appeal sa Supreme Court. Kasi kung mag-appeal siya sa Supreme Court, walang authority si President Gloria na i-pardon siya. Kasi on appeal, kailangan maging final muna ang decision ng Sandigan Bayan bago i-pardon siya ng presidente. Pag na-pardon siya ng presidente, of course, hindi na siya pwedeng ikulong, but of course, the case will remain under the principle of the law. Oh. Pero